dito sa nangyaring ito, wala kang kaalam-alam. Doon pa lang, ay may problema ka na sa human responsibility. So, I think, I think you know what to do. And you will know the charges that will be filed against him. At least. Thank you, Mr. Chair. Ito pang operation na ito, pinaalam ninyo sa inyong chief of police. Pero nang after po nung... Nagutin mo yung tanong ko. Ano po sa'yo, ito pang operation na sinagawa po ninyo ay pinaalam mo muna sa inyong chief of police bago nyo ginawa yung operation. Importante yun eh. Hindi. So, ibig mong sabihin, ikaw mismo ang lahat na nagsisyon na gagawa kayo ng operation laban kay Brian Laresma. Ikaw lahat. Yes, sir. Ikaw ang nag-isip lahat. Ano po yung mga kasama ako ng katang? Okay, ikaw ang boss eh. Iiwas ka kagad eh. Ikaw ang boss ng DEU. Diba? So, ikaw ang dapat nakakaalam lahat ng operation ng DEU, di ba? As a matter of fact, kasama ka nga sa operation, nandun ka sa area. Tapos sa affidavit mo, gusto mo pang umiwas. Ikaw ang principal, may kasalanan dito. Kasi ikaw ang nag-isip lahat eh. Yung unang istorya na tinunong ni Chairman Abante, ikaw ang gumawa nito. Ang presumption ay ikaw ang gumawa ng istorya na yun. Tama? Yes, ikaw ang nagplano. Nung may nangyari, ikaw ang gumawa ng istorya. Pero dito sa affidavit ninyo, hindi pa rin ako kontento na nagsasabi kayo ng totoo. Kasi, hindi nyo sinasabi sa akin o dito sa committee na ito yung sino talaga yung asset na nagsabi na nandun na si Brian Laresma po sa bar. Si yung kapatid ba ni Sergeant Trinidad o yung sinasabi ni Sergeant Perez na asset niya na hindi naman yata dumating according to my information. Alin ang totoo? Makasig po na. Ha? Makasig po na sinasabi ni Sergeant Perez. Sino yung asset na sinasabi ni Sergeant Perez? Iba ba siya dun sa kapatid ni... ni Franklin Trinidad? Iba po yun. Iba? Iba ang Juanis? Teka, nagsabit na ba kayo ng pangalan ng asset na lang? Sabito na po, sir. Sabito po, sir. Yung official siya na asset. Na-interview mo na ba, Epe? PD? No, sir. Eh, bakit hindi nyo tinatanong kung totoo yung sinasabi ng kanya ng mga taga San Juan? Sir, just... call the records coming from our intelligence branch, yung S2 namin. Yeah, but yes, when you, kung yung mga tao mo sinasabi na yun ang asset nila, nakausap ni the late Brian Laresma, bakit hindi nyo i-verify kung totoo? Kasi nagtataka ako, bakit napasama ka agad sa istorya yung kapatid ni Sergeant Trinidad? Yes. At nandun sa mga affidavit, dito na nabasa ko, yung kapatid ni Sergeant Trinidad kumukuha ng basura doon kay Brian Laresma, allegedly. Pumasok sa affidavit yun eh. Papasahin mo yung bagong affidavit na binigay. Kaya kung tinatanong, sino talaga yung asset na ginamit? Kasi ang iniisip ko, yung asset na totoo, hindi tumating. Ang tumawag kay
kay ang nagsabi na nato si Brian Larenas ay si Franklin Trinidad. Oh, alin ang totoo? Sabi kayo ng totoo. Hindi nyo. Kulang itong affidavit ninyo eh. Kung bubuhin ko yung istorya, wala mga ito. Sino? Kasi kung hindi, mapipilitan kaming ipatawag yung asset. Hindi kayo magsasabi ng totoo? Sajet Magrain? Masin po talaga. Bukod po yung kay sa kapatid ni... When you say, sinasabi mo bukod doon sa kapatid ni Sajet Trinidad, anong ibig yun? Anong participation ni Franklin Trinidad yan? Hindi naman siya pulis. Bali, sir, nakita noong time na yun na ako doon patuloy mo ng kapatid. Ibig sabihin, mere coincidence yung sinasabi mo. Nagkataon. Ah, ganun ba? Dahil na-monitor din siya nung umaga na nanggaling na sa doon. Okay. Pero pa siyang ulang. Anong oras talaga nangyari yung barilan? Umigit ko muna yung order mga 6:36. At ang tunay na nangyari, dumating yung kayo nakasakay sa green na sasakyan. Nakita kayo ni Brian, tumakbo siya. Binaril mo naman sa Perez, di mo ba? Kaya ang tama niya, sa likod na paa. Tama. Kasi ito naman ang istorya talaga. Pero, ang ginawa ninyo, gumawa kayo ng paraan, kagaya na sabi ni Chairman Barber, kung naparil nyo siya, ginawa nyo ng paraan na maging legitimate yung operator. Kasi magmula sa umpisa, mali na eh. Di ba sa atin pakarayin? Yes. Kasi doon sa video, 4:20, tumakat kayo eh. 4:20, tumakat kayo. At iba. Tama? Pero nagtataka ako, 6:36 din yung pag-receive ng Leia ng inyong coordinator. Paano nangyari yun? Sino nagpadala ng coordination sa Leia? Eh kasi, raw fax pa yun na Leia yung coordination nila. Yes, po, sir. True facts po. No. Exacto yung oras na pag-receive po ninyo. Yeah, I think corrected, sir. Email po pala. Email. So, exacto yung oras na pag-receive na to yung time, eh. Yes, po. Yes. 6:36 ang pag-receive ng Leia doon sa inyong email for coordination. 6:36 din, sabi ninyo sa inyong mga affidavit, pagsagot nyo sa akin na nangyari yung barilan. Paano nangyari yun? Yung mga sagot ko sa akin na tanungan. Paano nangyari yun? Kasi yung istorya nyo, maski sa affidavit nyo, hindi nga ako naniniwala eh. Hindi ako naniniwala. Ha? Sabi nyo nung last time, gagawa na kayo ng affidavit na katotohanan ang ilalagay ninyo. Pero hindi pa rin katotohanan yung nilalagay ninyo kasi normal naman yun eh. Naiiwas ninyo yung sarili ninyo.
yun eh, normal instinct of self-preservation. Meron na nga ako kayo dito sa committee na ito na sasabihin nyo na yung buong katotohanan. Yung sinasabi nyo yung katotohanan, kulang po eh. Hindi pa rin yung sinasabi yung buong katotohanan. Yun ang nakikita ko dito sa lahat ng activities na binigay nyo dito. At no, not yet. Okay, go ahead. I'll go to the chief of police. He did. Kilala po ba yung jefe mo? Police officer. So you had the occasion to work with him? He was the investigation officer of Laguna PNP. During that time, sir, I was the chief of police. Ikaw ba ang pumili sa kanya para maging chief? No, sir. Not at that time. Kasi, if you had had the occasion of working with him, then you would have known his capability. Tama po ba? Yes, sir. So, patanong kita. Having known him, kung ikaw ang masusunod, siya bang gagawin mong jefe? No, sir. No? Yes, sir. And maybe you have your own reason. Yes, sir. Yeah. I will not venture to ask already the reasons. Kasi alam ko na rin siguro yan. Hertel, Tal, would you please define to me the phrase command responsibility? Doctrine of command responsibility to the chapter transfer from the unit general in the number of command responsibility. Kaya ka pala, ang doctrine of command responsibility states that a commander is supposed to be responsible for whatever his men would do and would fail to do. Dito sa nangyaring ito, wala kang kaalam-alam. Doon pa lang, ay may problema ka na sa command responsibility. So, I think I think you know what to do. And you will know the charges that will be filed against him. At least. Thank you, Mr. Chair. Exactly.